Alam nyo naman yung nangyayari ngayon sa Negros Oriental, talagang patuloy po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na mapanatili na po ang kaayusan at katiwasayan dyan po sa lalawigan ng Negros Oriental. At kaugnay po niya ang pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan, ito rin po ay sa bisa ng kautusan ng ating mahal na Pangulo na lansagin ang lahat ng private armed group, hindi lamang dyan sa Negros Oriental, kung hindi sa buong Pilipinas, pati po i-alis sa publiko o sa pag-aari po ng sino mang individual ang mga illegal na armas. Kaya naman, tumalima po dyan ang PNP po natin at dahil na rin po sa mga concerned citizen, particular dyan po sa lalawigan ng Negros Oriental, nagbigay po sila ng impormasyon sa ating kapulisan na nagresulta po sa pag-i-implement ngayon ng search warrant dito naman po sa kapatid ni Congressman Arnie Tebes na si Henry Tebes. Panoorin po natin ang balita kung saan ang PNP nag-implement po ng search warrant dito po sa pag-aari o compound na pag-aari po ng kapatid ni Congressman Arnie Tebes. Nakuha po ang mga iba't ibang ebidensya dyan, kasama po ang 17 milyong piso na nakabalot po sa mga plastic lamang na nasa denominasyon po ng 1,500 piso. Okay, ito po ang balita mga tol. Lalaine, ano-ano ang mga nakumpiska sa loob ng compound nitong kapatid ni Congressman Arnolfo Tebes? Batay sa impormasyon na ibinigay, inisyal na impormasyon na ibinigay ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na sa 10 armas ang kanilang nakumpiska. Tatlo rito ay long firearms, rifles at ilang mga baril. Ang mga ito ay illegal dahil walang lisensya o expired na. Ayon sa CIDG, madalagdagan ito dahil ang mga bahay sa loob ng compound pa lang ang kanilang napasok kanina. Patuloy pa nilang ginagalugad ang loob ng sugar mill. Pasado lang sa is kanina umaga, pinasok ng mga hundad ang HDG. Tulong compound dito sa Barangay Caranoche, San Catalina, Negros Oriental, na pag-aari umano ni Henry Pride Tevez, ang kapatid ni Congressman Henry Tevez. Etong si Mr. Henry Pride Tevez, ito po yung unang dineklarang panalo ng Commission on Elections sa pagkagobernador dyan po sa Negros Oriental. Pero makalipas po ang ilang buwan, binawi po iyan ng COMELEC nung naideklara po ng COMELEC na ang isang Ruel de Gamo ay nuisance candidate. Kaya po ang boto pong nakuha nitong Ruel de Gamo ay napunta kay Governor Ruel de Gamo. Kaya naman siya po ang idineklara kinalaunan na panalo po sa pagkagobernador dyan po sa Negros Oriental. And in the process, syempre, nagfile po ng petition ito pong si Henry Fried Tebes sa COMELEC 1st Division or 2nd Division at ito po ay hindi kinatigan at kinumpirma pa po iyan ng COMELEC and Bank kaya inakit po nitong si Henry Tebes sa Supreme Court ang kaso. Ngunit ang Supreme Court po ay nagpahayag noong February 14 na hindi po nakagawa ng grave abuse of discretion sa resolusyon na inilabas ang COMELEC and Bank. Kaya naman pinagtibay po nito ang hatol na ang nanalo po na pagkagobernador noong May 9, 2022 election ay walang iba kung hindi si Governor Ruel de Gamo. Unfortunately, after 2 weeks, ito pong si Governor Ruel de Gamo ay napatay ng mga armadong grupo na lahat halos ay dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines, mga dishonorably discharged noong March 4, 2023. Kaya naman ito ngayon ay nagresulta sa pagkakaaresto at pagsuko ng mga suspek na ngayon po ay nasa kustudiya na po ng ating gobyerno. Pero lilinawin lamang po natin, ano mga tol, ito pong ginawang paghahalughog sa property ni Mr. Henry Tebes ay wala pong kaugnayan sa De Gamo case na nangyari nga po dyan po sa Negros Oriental. Now, investigation and detection group, subject ng kanilang search warrant ay si Henry Pride Tebes dahil sa illegal firearms, pero wala siya kanina dito sa loob ng compound. May mga informant o ano silang nagsasabi na dito tinatago ng mga Tebes ang kanilang mga illegal na baril. Ang ilan pa umano sa mga armas ay pinaon sa mga bakura ng compound. Kasabay ng raid, 3 suspect ang hinuli ng CIDG kanina
na walang ipinakitang lisensya ng baril. Pa nila umanong surrender ang kanilang mga baril at isa rito ay voluntaryong sumuko ng kanyang armas. Nilinaw naman ng CIDG na walang kinalaman itong raid sa pagkapaslang kay Governor Roel Digamo, kundi bahagi ng programa ng CIDG na offline paglalansag na programa laban sa private armies at illegal firearms. Kahapon lang din umano inisyo ang search warrant mula sa Manjaro City. Samantala, apektado naman ang trabaho ng halos 500 empleyado dito. Okay. Now, ano yung mga particular na ebidensya na ipinakita po sa publiko kaugnay po niyang isinagawang paghahalughog sa property na pag-aari po nitong si Henry Tevez, kapatid ni Congressman Arnie Tevez? Ilan po sa mga nakita po natin sa balita ay ang samut-saring mga armas. Ano? Saka, mamaya na po natin puntahan niyang pera. Ito po muna tayo sa mga armas na nakuha. Okay? Dito tayo. Total parehas lang naman pala. Ayan. Ito po yung mga armas na nakuha at mga ammunitions. Ano? Ito po ay walang mga kaukulang lisensya o walang mga kaukulang registrations. Ano? Kasi ganito po yan. Ano? Para sa kalinawan po ng lahat. Ang baril po dapat may rehistro. Parang sasakyan po yan. Kapag ka walang rehistro, illegal po iyan. Tapos yung tao naman na meron pong possession dito, dapat nagtataglay po ng lisensya para po sa mga baril na subject ng kanyang lisensya. Okay? At ang pinaka-napaka-noticeable dito sa ginawang paghalughog ng ating kapulisan ay ang pagkakatuklas dito po sa milyong-milyong pera. Ayon po sa balita ng Negros News Network, ito pong nakikita yung mga halaga ng ito pong mga denominations na 1,500 piso ay total po nito ay 17 million pesos. Ngayon, ano ba ang mga maaaring maging kaso kapag ka nagkaroon po? Kasi alam na po natin kung ano ang maaaring maging kaso kapag ka walang lisensya. Ang barrel, syempre paglabag po yun sa Republic Act 10591 or the Comprehensive and Firearms and Ammunitions Act of 2013. Saka yung kung meron mang nakuha ditong explosive, maaaring paglabag iyon sa Republic Act 9516. Pero mukhang wala naman pong balita na may nakuha pong explosive kung hindi mga iligar na armas lamang. Pero ito pong pera, aba, kapag ka hindi po ito na ipaliwanag ng nagmamay-ari po nito, ipapresume natin na ito po ay pag-aari ni Mr. Henry Tevez, maaaring ma-subject po ito for forfeiture kasi it will be considered as a dirty money. Ano? Dirty money po ito na proceeds ng maaaring unlawful activity. Marami po ngayon ang sinasabi na ito daw pong tong Tevez, sinasabi po ng mga nag-e-expose sa kanya ngayon ay nangangalakal daw po ito ng illegal na droga at mga pasugalan kasama na po dyan ang dating isabong saka mga small-time lottery. Kaya naman, on that regard, kanina nagpa-interview po ito pong si Mayor Janice Degamo at siya po muli ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga otoridad, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. In particular, binanggit niya po rito ang mga alegasyon na talagang meron daw pong kinalaman ito pong si Congressman Arnie Tevez sa nangyari po sa kanyang mahal sa buhay. Panoorin po natin ito pong interview kanina ni Mayor Janice Degamo ng Pamplona, Negros Oriental. Pa-autopsy talaga namin siya at nakita rin natin dahil yung ballistic test nag-match yung nakuha sa katawan niya. At yung ano, tingin ko talaga medyo naputol yung ano hindi kompleto yung, pero doon sa isang vlogger na napanood ko medyo mas buo. Pero hindi na natin pupuntahan. Ito pong sinasabi ni Mayor Degamo, na dinig niyo autopsy. Siguro alam niyo naman kung ano ang autopsy ano. Pero sa madaling paliwanag, baka kasi meron pang mga bago pa lamang sa ating programa, hindi po kayo pamilyar sa salitang autopsy. Ito po yung examinations na isinasagawa sa isang namatay na tao para alamin kung ano po ang kadahilanan
ng kanyang pagkamatay. Ang tawag po doon ay autopsy or post-mortem examinations. Ang tinatawag niya naman po dito na ballistic examinations ay isang kaparaanan po sa ating criminal ballistics, ano? Siyensya po iyan na tumutukoy sa pag-aaral partikular sa baril. Kapag ka ang isang baril po ay nagamit sa krimen, meron po itong mga tinatawag na individual characteristic. Lahat po ng baril ay magkakaiba sa isa't isa para po iyang fingerprint. Kaya pagka ginamitan mo po ng baril ang isang tao at nakumpiska sa iyo ang baril, hindi na kinakailangan ng direct na testimonya ng kahit sino, kailangan lamang i-prove ng ballistician na ang lumabas na bala doon po sa baril na nakuha sa iyo ay parehas na bala na tumama po doon sa biktima. Yan po ay ipinapakita sa pamamagitan ng comparison sa test fired bullet at saka doon po sa recovered bullet mula po sa crime scene. Pag pinagtugma po iyan sa harapan po ng microscope, makikita po doon yung mga tinatawag na striations o yung mga marka ng bullet na parehas doon po sa fired bullet at saka sa recovered bullet. Bakit po ba nagkaganoon? Kasi katulad po ng sinabi natin, ang bawat barrel ay merong individual characteristic. Meron pong land and grooves, yung hukay at saka yung tumbok. Kumbaga, ito po yung hukay, ito po yung tumbok. Pag dumaan po dyan ang bala, magkakaroon po yan ng mga markings na parehas sa isa't isa. Kaya hindi mo ngayon maide-deny na ang barrel na ginamit ay siya nga namang ginamit doon po sa pagkakapatay sa biktima. Yun po yung sinasabi dito ni Mayor Gianni Stigamo. Tuloy po tayo sa kanyang sinasabi, mga tol. If that friend of ours in the military who told me na mayor, yung pagkakahuli, hindi dahil magaling na lalaki kami. Ang pagkahuli ng mga suspect, it is because of divine intervention, sabi niya. Siguro yung lahat ng pangyayaring ito, even this, you know, we're almost there. Eh. The truth is really about to be uncovered. Eh. Yun, na with all the evidences na naka-attach doon, eh mukhang sa tingin ko makakamta ni Ruel yung justice na hinahangad namin para sa kanya. Kasama ng walong iba pa, kasama ng mga nasa ospital ngayon na I think there's the, meron pang nasa ICU. Parang ganun yung situation. Pero you have said na satisfied. Kaugnay niyan mga tol, yung siyam na katao na nasa kustodiya na po ng ating otoridad ay sinampahan na po ng multiple counts of murder and frustrated murder. Ipaliwanag ko na lang rin muli ano, para po ma-refresh po ang inyong memory. Kapag, ano po ba ang pinagkaiba ng multiple murder saka ordinary na murder, ano? Siyempre, number lang mong pinag-uusapan dyan. Marami, depende po sa bilang ng namatay. Dito, siyam po ang buhay na namatay, kaya to be more specific, 9 counts of murder po iyan. Pero generally, ang statement na lang na kadalasang ginagamit dyan is multiple counts of murder. Pero sa pagsasampa po ng kaso, meron pong bawat information sa bawat pagkakamatay. Ibig sabihin, kung siyam po ang namatay, siyam na informations for murder po ang isasampa doon po sa mga akusado. Yan po ay bilang pagtugon sa karapatan po ng isang akusado na nakalagay po sa ating saligang batas na dapat impormahan siya sa mga kasong kanyang kinakaharap. In particular, to be informed of the nature and accusations against him. Yun po yung particular na karapatan ng akusado. Eh. Ngayon, ano naman po yung murder at saka frustrated murder? Ito po yung stage of execution na tinatawag. Ang basihan po dyan naming mga criminologist ay ang revised penal code kung saan nakalagay po sa Article 6 ng nabanggit na libro ang stages of the execution of the offense or felony. By the way, ang felony, ito po ay offense. Ang pinagkaiba lamang ang felony, ito po yung tawag ng mga krimen sa revised penal code. Lahat ng mga krimen na hindi po nakapaloob sa revised penal code ay tinatawag pong offense. Okay, going back sa felony na murder, ito po ay pagpatay. Ano?
pagka binasa nyo po yung Article 248, meron pong mga pagpatay doon o kaparaanan ng pagpatay, qualifying aggravating circumstances ang tawag po doon. Nakapag-present po sa pagpatay, nagka-qualify po ito sa murder. Ang pinakamagandang halimbawa po niyan ay ang paggamit po ng explosive, paggamit po ng apoy, paggamit po ng sasakyan kapag ka ikaw ay pumatay ng tao, o kaya tinraidor mo yung tao, o kaya ikaw po ay inabuso mo yung kalakasan mo against doon sa mahinang biktima, o kaya naman patraidor mong pinatay ang isang tao, o kaya sa bisa po ng mga reward, promise, or considerations kaya mo pinatay ang isang tao. Now, since alam na po natin yung murder, ano naman yung frustrated murder? Ang pinagkaiba lamang po nito sa frustrated murder at murder, sa murder, patay po ang biktima. Pero sa frustrated murder, buhay po ang biktima. Dahil po ito sa medical intervention ng isang expert. Ano? Kapag ka na doktor, tapos na-survive po yung biktima at hindi po ito namatay, pero kung hindi po dahil sa doktor, eh sana patay po yung tao, ang magiging kaso po dyan ay frustrated murder. At yun po ngayon, yung mga kasong kinakaharap nito pong siyam na katao na puro mga sundalo dati, na mga highly trained soldier nga. Ang nakalulungkot lamang, sila po ay pinag-aral at tinraining ng ating gobyerno, pero ginamit po nila sa maling kaparaanan yung kanilang mga kagalingan. Okay, tuloy po natin ang sinasabi po dito nito pong si Mayor Janice Pamplona. Ah, Mayor Janice de Gamo ng Pamplona, Negros Oriental. Yeah, ito pala yung ano dyan. Kasi tingin ko, mas may mararating pa talaga tayo. Yung SITG na team na binuo, no, ng government to uncover the truth, they are doing very well. Talagang, thank you po talaga. Eto, linawin pa natin. Nadidinig po natin sa mga balita ang Task Force de Gamo, saka SITG, Special Investigation Task Group. Magkaiba po yung dalawa na yon. Huwag po kayo mako-confuse sa mga balitang napapanood po ninyo. Ang Special Investigation Task Group ay maliit na unit pero specialized pagdating po sa investigations. Katulad po ng nangyari dyan po sa Pamplona Massacre, nagtatagpo ang PNP ng SITG composed of, syempre, mga magagaling na investigador para pututukan yung nangyari pong patayan dyan po sa Pamplona. Ngunit, ang Task Force de Gamo naman, ito po ay national ang naging scale. Kasi bakit? Pangulo po ng bansa ang bumuo dito. Ito po ay binubuo ng NICA Director, kung hindi ako nagkakamali, si Retired General De Leon, ang DND Secretary, bilang Vice Chairperson, Co-Vice Chairperson, ang DOJ bilang Co-Vice Chairperson, members po nito ang Philippine National Police Chief at saka ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Ang chairperson po ng Task Force de Gamo na binuo po ng ating mahal na Pangulo, in particular para iresolba ang problema na ito dyan po sa Negros Oriental, ay ang SILG na sa katauhan po nitong si Attorney Benhur Abalos. Kaya inuulit po natin, huwag po kayong mako-confuse doon po sa SITG saka Task Force de Gamo. Tuloy po natin ang sinasabi po dito ni Mayor Janice. Salamat po doon. Pero I know also that if we match it with the Senate investigation, yung sa Senado, lahat ng pwedeng tanungin doon, itatanong. Walang pwedeng magtago at matempt na tumanggap ng pera. Dito, kaya tinanong dito si Mayor Janice de Gamo, marahil lang isa sa mga nag-i-interview sa kanya. Kasi may panawagan po itong si Mayor Janice na ipagpatuloy po ng Senado ang public hearing para po sa mga series of killings dyan po sa Negros Oriental. Kasi ang paniniwala po ni Mayor Janice de Gamo na kapag ka merong public pressure, publicity, eh wala pong magagawa ang gobyerno kung hindi patuloy po itong tutukan, which I believe ginagawa naman ng gobyerno. Pero ang fear po kasi nila, baka pagka nag-subside po yung issue, eh hindi na nga matutukan ng media,
Siyempre, lumakas na naman daw po ang loob ng mga nasa likod nito, kaya sana daw ipagpatuloy ng Senado ang public hearing. At the same time, naniniwala po kasi siya na sa pamamagitan po ng public hearing, maraming mga katanungan ang maaaring itanong sa mga maaaring maging resource person dyan po sa Senado. Higit sa lahat, sinasabi po ni Mayor Janice na maiiwasan po yung temptation para sa mga posibleng bayaran nito pong mga involved na tao dyan sa Negros Oriental. Kasi ang sinasabi niya nga po, kapag kapera po ang nagsalita, eh talagang napaka makapangyarihan. Kaya nananawagan po siya na ipagpatuloy po ng Senado ang hearing kaugnay po sa mga series of killings, again, dyan po sa Negros Oriental. Dahil mahihiya yung gagawa nun. Sa Senado, most of the hearings na nakikita ko pag napapanood ko, yun rin yung most of the cases na nagkakaroon ng yung nakukuha talaga yung justice. Why? May public pressure eh. All eyes nakatuon doon. Eh, yung kalaban namin, they are very moneyed people. Ang daming pera. Pag ang negosyo mo ba naman, isabong, STL, no, yung mga babae na nakahubad, na ano mo doon sa internet, yun yung type of business nila. Drugs, may record naman yan eh. Way back nung nag-NIR, may report talaga na he's involved in drugs. Eh kung ganyan, can you imagine the magnitude of the money, ang how much they have? Kung may public pressure, malamang yung mga matitempt na dapat will really think twice kasi masisira yung pangalan nila. And no one, no, kahit gano'n bang magagawa ng pera eh, kung yung kaluluwa mo naman at yung next generation mo uusigi ng tao dahil sa ginawa. Pass forward you natin, ano? Pass forward natin ang bahagya. Yan, dito tayo. Na ibang tao, ang magiging... Anyways, mga tol, ako naman, nailatag ko na yung mga gusto kong iparating po na impormasyon sa inyo. Kung gusto nyo pong panoorin ng buo, ito pong pahayag ni Mayor Janice Degamo, punta lang po kayo sa YouTube, may mga vlogger po na nag-covered kanina dyan at nasa mainstream media din po. Last thing lang na pwede po nating banggitin dito bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, lahat ng kasamaan may katapusan. Naniniwala po ako dyan. Lahat ng kasamaan may katapusan. Kahit gaano ka ka-impluensya, kahit gaano ka kamakapangyarihan, matatapos at matatapos ang kasamaan mo. Katulad ng sinabi po ni Mayor Degamo, may divine intervention. Makikialam ang Diyos. Diyos ang gagawa ng kaparaanan para mabulgar sa publiko ang kasamaan mo. But dito, medyo maraming buhay ang nasakripisyo. Pinahintulutan niya, naniniwala ako ng Panginoon Diyos. Ayoko maging religious sa harapan po ninyo kasi hindi po ako mabuting tao. Pero ito naman siguro may basihan yung mga binabanggit po natin na lahat ng mga nangyayari sa atin, kalooban po yan ng Diyos. Kalooban ng Diyos na maagang pumanaw si Mayor, si Governor Degamo at ang iba pa, nang sa ganon malantad sa harapan ng publiko ang mga hindi magagandang pangyayari dyan po sa Negros Oriental. Wala din po yung pinagkaiba sa nangyari noong October 3, 2022 kung saan niloob din po ng Diyos na mawala po ang buhay nito pong si Percy Lapid, nang sa ganon malantad naman po ang mga kalokohan na nangyayari sa loob po ng Bureau of Corrections kung saan nadidiin po dyan si Gerald Bantag. Kaugnay ni Gerald Bantag, anytime soon, maaari pong lumabas ang warrant of arrest laban po sa kanya at dyan po natin makikita kung ano po ang mangyayari ayon sa mga sinasabi ni Gerald Bantag. Kasi marami siyang naging pahayag before na hindi po siya susuko. Kaya naman ang nakikita natin, dalawa lang ang posible. Kung hindi siya susuko, siya po ay lalaban o kaya naman siya po ay magtatago. Pero ninanais po natin na sana yung ikatlo ang mangyari. Sumuko po siya, harapin niya ang mga akusasyon laban sa kanya, at kung talagang wala po siyang kasalanan, magagaling naman ang mga abogado na kanyang pinagkatiwalaan sa pangunguna ni Attorney Rocky Balisong, makakamit niya ang hustisya.
Pero dapat kung meron mang may hustisya na tawagin, dapat yun ay para sa pagkamatay ni Percy Lapid. Ano? Kung walang kasalanan, inuulit ko, si Gerald Bantag, eh, lalabas at lalabas po ang katotohanan na yan sa paglilitis na maaari pong mangyari kaugnay ng double case, double murder case na kanyang kinakaharap. Going back, dito rin naman kay Congressman Arnie Tebes. Si Congressman Arnie Tebes hanggang sa ngayon ay hindi pa po umuwi sa bansa at hindi natin alam kung nasaan. Pero ang sinasabi po ng mga bubuwit na Marites na katulad ni Montulfo, siya daw po ay nasa Cambodia at kinakanlong ng isang malaking tao na ang business din daw po ay droga. Dahil daw wala pong extradition treaty ang bansa po natin sa Cambodia, kaya daw po pinili doon nitong si Tebes na doon muna mamalagi. Sana pakinggan ng kongresistang si Tebes ang pagtawag sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos o pagsasalita sa harapan ng publiko ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan hinihikayat po niya itong sumuko o umuwi na. At ginagarantiya naman ng ating Pangulo ang kanyang seguridad. Sabi nga po ng ating Pangulo, mayaman naman siya, meron siyang sariling jet, kahit saan niya naisi na lumapag sa airport saan man dito sa Pilipinas, ay pwede niyang magawa at para masigurado ang kaligtasan niya dahil yun po ang kanyang dahilan, natatakot po siya sa kanyang buhay, eh sinasabi ng Pangulo, 1 kilometer radius, palilibutan ang airport ng mga kasundaluhan nang sa ganun maproteksyonan lamang ito pong si Congressman Arnie Tebes. Hindi natin alam ang mga mangyayari sa susunod. Ang mahalaga, kumikilos ang ating gobyerno at sana sa panahon po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, eh, lahat po ng mga nangyayaring krimen ay laging nalulutas. Pero pinapanalangin po natin na sana wala nang mangyayaring krimen, but that is next to impossible. Kasi ayon po sa mga pag-aaral ng criminologist na katulad ko, eh, wala po talagang lipunan na wala pong nangyayaring krimen. Bahagi po ng lipunan ng isang krimen, ang mahalaga lamang na so-solve ng Estado ang mga nangyayaring krimen at hangga't maaari nalilesen ang occurrence ng krimen sa pamamagitan po ng pagtupad sa mandato ng gobyerno na protektahan at siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kapwa Pilipino. Yan lamang muna ang ating topic sa oras na ito. Muli, maraming salamat po sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout sa 300